What's up mga kabayan? Good morning! Magandang umaga. So, for today's video mga kabayan, sishare ko sa inyo ang mga dapat gawin. Hindi pala. Share ko sa inyo yung mga tawag nito. Ang dapat nyong malaman bago kayo pumunta dito sa Croatia. So, bagong lahat mga kabayan, i-intro na tayo. Pasok. So, ayun na nga mga kabayan. Ito yung mga dapat nyo malaman bago kayo pumunta dito sa Croatia. So, unang-unang mga kabayan, dito sa Croatia, ang dapat nyo malaman is yung trabaho dito, no? Yung trabaho sa Croatia is seasonal lang, mga kabayan. So, mayroong 6 months contract. Pag nasa hotel industry kayo or sa tourism industry, mga kabayan, no? Like kitchen helper, room attendant, cleaner, and mga seasonal work yan dito sa Croatia, mga kabayan, no? At saka yung sahod dito sa Croatia, yung minimum wage ng Croatia ay 700 euro mga kabayan, no? Yung net salary niya is 560. Oh, init. Yan yung gusto malaman, dapat yung malaman mga kabayan. Tapos more on agency dito sa Croatia. Tapos ano tawag dito, dapat malaman nyo din na pagdating nyo sa Croatia, hindi po kayo mismo dito sa center ng Croatia o tinatawag nilang Zagreb, no? Ang iba mga kabayan, pag mga agency dinadala nila sa mga isla or seaside yan, dapat malaman nyo din yan bago kayo mapunta sa Croatia. Tingnan nyo din yung mga contract nyo kung saan address kayo nakalagay, oh, saan kayo address na itatapon ng agency dito sa Croatia. Dapat nyo din yung malaman, no? Kaya ba bago kayo mag-sign ng contract, tingnan nyo yung address mga kabayan, magtanong kayo sa mga kabayan na nandito na sa Croatia, no? Punta kayo, pasok kayo sa mga page like Filipina in Croatia, community in Croatia, sharing, caring in Croatia of W in Dubrovnik, kasi yun, mga, yun yung mga page na maraming mga kabayan na pwede kayo mag-comment, magtanong, no? Tapos aside from the dalhin kayo sa mga ibang site mga kabayan, yun yung sinasabi ko, 6 months lang talaga yung contract na dito sa Croatia, no? Kasi more on agency, paswerte lang talaga kung direct hired kayo dito sa Croatia mga kabayan. Yan lang. Ito na eh. Hours later. Okay guys, yun na nga mga kabayan. So, nakalabas na kami ng supermarket. Ay, mga mayaman kong kaibigan. So, nag-grocery sila konti. Ay, hindi pa sahod. Ayun na mga kabayan, so dito sa Croatia, sabi ko nga, seasonal yung trabaho. So meron silang dalawang season, winter at saka summer season. So yung malakas dito sa Croatia mga kabayan is summer season po. No, dapat ready kayo, yung mga applicants dyan na gusto pumunta dito sa Croatia, dapat ready kayo na dito sa Croatia is seasonal yung trabaho.
So pagdating ng winter, mga kabayan, merong mga ibang agencies na hindi nagpo-provide o hindi nila hindi kakayanin mag-provide ng trabaho pagdating ng winter season, kasi nga sa sobrang daming dami lang kinuha noong summer season. So pahirapan silang mag-produce ng trabaho sa ibang company dito sa Croatia, kasi nga summer na. So ibang isla dito is patay, mga kabayan, wala talaga trabaho. So iba, maswerte-swerte lang din yung ibang kabayan na nakakuha ng trabaho pag winter season. O iba talaga, mga kabayan, is nakatambay lang dito sa Croatia. So dapat, mga kabayan, ready kayo sa mga ganyang mga pangyayari, no? Kasi dito sa Croatia, pagdating ng winter talaga, mga kabayan, mahirap maghanap ng trabaho, no? Kasi iba talaga, close talaga yung iba. So meron naman mga part-time, so may mga makakilala kayo dito sa taong nito nakilala kayo dito sa Croatia ng mga kabayan natin, na pwede kayong maghingi ng part-time, no? Mayroon kayong mga marami kakilala. So hingi kayo ng part-time, mga kabayan. Tapos basta yun lang dapat malaman nyo, na paulit-ulit tayo. summer lang yung malakas yung Croatia dito sa Europe. Yung talagang kasagsagan, mga kabayan. So maswerte yung iba, kasi merong mga ibang kabayan natin na nagstay sa nakastay sila sa mga previous company nila, yung mga ina-absorb na, mga kabayan, no? Ina-absorb sila ng mga company o mga hotels dito sa Croatia. So nasa sa inyo po yan kung magpapa-absorb kayo sa company yung mga kabayan. Kasi may ibang kasamaan kami na nagpa-absorb sila sa mga company, sa mga hotels, sa mga seasides, no? Ayun ang pumunta sa Zagreb. Tapos yung cost of living dito sa Zagreb, so kasi dahil euro na, mahal na yung mga bilihin. So may mga murang bahay dito. Meron namang mga agents dito na nagpro-provide ng sariling accommodation, pero meron namang ibang pahirapan, mga kabayan. Hindi kagay sa Middle East na yung mga agencies na mayroon talaga sarili-sariling accommodation. Yung pag dating nyo sa Croatia is pahirapan, mga kabayan. So di ko naman sinasabi, di ko dinidiscourage yung ibang mga kabayan na magpumunta sa Croatia, pero dahil nga sa Indian country to, so it's up to you po, mga kabayan, kung i-accept niyo yung mga offer ng mga agency o mga company na pupunta dito. Kasi mahirap din naman, mga kabayan, na pagdating niyo dito is magsisisi kayo, di ba? So dapat malaman niyo 'yon, yung mga ayanong sitwasyon dito sa Croatia. Seasonal yung trabaho. 6 months lang contract, merong 1 year kontrata, pero pag sa isla ka ma-assign, mas magsara yung hotel. So dadalhin kayo sa Zagreb o saman, basta until na ma-expire yung ID nyo, kasi 1 year contract nga. So mahulog pa rin siya, naging seasonal. So yun lang, mga kabayan, good luck sa inyo, at sana makapunta kayo dito, mamit tayo. And bago ka lang sa akin YouTube channel, please don't forget to subscribe, click notification bell para ma-update ka sa panibagong video. So yan lang, mga kabayan, see you for the next vlog. Bye, ciao, bok.